Good morning mga ka-social media peeps. Again po, this is your house daddy, Daddy Joker. Okay. So ngayon sa video ko, it's all about politics naman. Okay. So ang focus ko ngayon, yung topic ko ngayon kay Madam Leni. So my thoughts about Madam Leni Robredo. Okay. Planning for president this coming 2022 election. Okay. So si Madam Leni, definitely maraming ang tingin sa kanya ng mga tao dyan, hindi siya magnanakaw. Well, I agree with that. Naging maganda yung kanyang naging maganda yung kanyang pag-servisyo bilang vice presidente sa Pilipinas. Okay. Hindi ko sasabihin sa Pangulo kasi ang trabaho natin, ang trabaho ng public servant is all about for the people, okay? Not for the president, not for some people, but for the people, okay? For the Filipino people. Yan ang trabaho ng mga public servant, okay? So, as vice president of the Philippines, napakaganda ng ginawa niya for the whole 6 years. Napakaganda nga ng rating niya sa amin. Commission on Audit. So, lahat ng audit. Okay? So, ang tingin sa kanya ng mga tao, hindi magnanakaw. Yes, totoo yan. Okay? Maganda. Maganda yung kanyang, maganda yung kanyang family background. Okay? Kasi, yung mga anak niya, nakapagtapos ng maayos. Okay? Sariling pagsisikap, sariling paghihirap. Okay? Sacrifice din nga. Kasi yung iba nakapag-aaral sa abroad. Okay? Talaga malayo. Mahirap maging malayo sa family mo eh. Okay? Pero ginawa nila yun. Medyo maingay. Maraming ano sa background dati. Sorry po yan. Okay? So, naging asawa niya si Sir Jesse Robredo. Okay? Sa Secretary of DILG. Maganda yung kanilang pinakita sa tao. Okay? Yung naging example nila. Humility. Okay? Hindi naging magarbo yung buhay nila. Okay? Isa sa mga magandang katangian nila. Okay? So, si Ma'am Leni, sa tingin ng mga tao, sa tingin natin, okay? Smart, check yan. Hindi magnanakaw, check yan. Okay? Mabait, definitely mabait siya. Kita naman eh. Okay? So, kung mananalo si Madam Leni as a president of the Philippines, definitely yung kanyang office of the president will be corrupt-free. Okay? Kasi ang dami nakamata sa kanya eh. Ang dami expectations sa kanya. Okay? Kaya definitely gagawin niya yung work niya. Okay? So, but the problem is that yung pag vice presidente ka, hindi siya kasing laki ng scope ng ginagawa ng presidente. Okay? Although, syempre, vice president ka pa rin ng buong Pilipinas. So, malaki pa rin yan. Okay? Pero yung may limitation ka eh sa vice president. Okay? Meron ka mga hindi kayang na mahawakan. Okay? Unlike sa presidente. Okay? Now, as I said, walang lahat lahat ng maganda meron si Madam Leni. Okay? Characteristic, character, ugali niya, okay? Education, maayos talaga siya. Okay? Soft-spoken pa. Now, the problem is that, ito lang, thinking ko lang to ha. Hindi naman problem, sorry. It is the word problems. Okay? Ang concern ko lang is that, kapag naging presidente ka ng Pilipinas, okay? Ikaw yung pinaka-head. Yung head is walang problema. Malinis ang kanyang malinis ang kanyang intention, nakafocus ka para sa tao. Okay. But the people behind her or surround her, yun ang nagkakaroon ng problema. Okay. Kasi hindi niya na mahawakan lahat yan. Okay. Maganda yung intention niya, hindi siya magnanakaw. Pero what about the people behind her? Okay, yung kanyang mga department head niya, yung mga secretaries niya,
So that will be the biggest challenge sa Padam Lenny pag siya yung naging presidente. Okay. Paano niya maano yung corruption sa kanyang government? Diyos ko, yung pa lang sa Bureau of Custom sa airport, ang dami na natin naririnig na problema dyan, di ba? Okay. San pa? Sa Department of Health nagkaroon ng problema. Sa PhilHealth nagkaroon ng problema. Oh my God, napakadami. So, yung pa lang ay konti pa lang sa mga department na hawakan niya bilang presidente. Okay, napakalaki ang hawakan niya bilang presidente of the President of the Philippines. Tama, di ba? Tama po, napakalaki. Okay. Kasi, magiging challenge niya yan. Kasi ang mga tao ngayon, humahanap ng hindi soft-spoken. Okay. Naghanap sila ng someone na parang modern day Gabriela Silang or modern day Miriam Santiago. Kudos to Madam. Okay. Late Senator Miriam Santiago. Okay. Siya yung parang pinaka-standard natin. Matapang, matalino, kayang umarap sa mga tao. Okay. Isa yun sa mga magiging challenges ni Madam Leni. Kaya niya ba? Definitely kaya niya. Pero in the long run, ano yan eh. Pag nakuha na yung kanyang presidency, kung paano style niya, doon na maglalabasan yan. Okay? Baka, kasi napakabait niya eh. Sa tingin ng mga tao eh. Baka kapag nanalo yan, pag nanalo siya, kasi ang tingin ng mga tao sa kanya, soft-spoken, mabait. Baka yung mga dati, mga locos, for example, yung mga drug lords, yung mga pusher, yung mga magnanakaw dyan, yung mga manginisil sa every footbridge, magbalikan. Diba? So, kailangan magkaroon siya ng ano, iron hand o iron will. Maraming challenges. Again, siya, mapagkakatiwalaan. Okay. Paano yung mga people behind her? Okay. Tsaka, dapat talaga lagi nasa isip ng mga public servant natin na for the people, okay, for the Filipino people, not for your party, di para sa dilawan or sa pigan o laban sa liberal, hindi para sa PDP, hindi lahat yan, para ka dapat sa tao, okay. Sana pag nanalo si Madam Leng, okay, alam ko naman na ano eh, naiisip niya natin yung mga possible na pwede niyang kaharapin. Okay. Let us support her. Okay. Hindi pa ako against or hindi din ako pro. Actually, hindi pa ako nakakapag-decide kasi wini-weigh-in ko pa kung sino yung... Kasi matagal pa eh. 2022 pa lang eh. Ngayon, 2022. Ngayon is November 2021. Kaya wala pa ngayon November 15 kung saan hindi pa natin sure kung tatakbo si Madam Sara Duterte, diba? Okay. So ito lang yung thoughts ko para kay Ma'am Leni. Okay. So yun lang, kung meron kayong comment or ano, huwag naman sana violent reaction, okay, para at least malaman din ng mga tao sa paligid, okay, yung mga talagang mga tatakbo bilang presidente ng Pilipinas, okay. So kung umabot man to sa yung video na to para kay Madam Leni, sana makonsider nyo na ano, meron kaming chance na magkausap. Okay. So salamat ulit, salamat. Okay, so again, this is your host Daddy Daddy Joel. Okay, so sa mga manonood ng mga YouTube ng video ko, may the force be with us always. God bless us always. Thank you. Good day.